ating kanegosyo. So today is another day. So nandito tayo sa Cavite ulit. So birthday ni Papa Jun. So ito, gawa tayo ng isang video para mabigyan ko kayo ng information on how to start your seafoods business. So yesterday namili ako sa Navotas ng ipanghahanda ngayon. So bibigyan ko lang kayo ng details kung magkano ngayon yung presyo 1 tsaka kung magkano nyo siya pwedeng patungan or paano nyo siya pagkakakitaan. So as we all know, seafood's everyday use, kaya maganda siyang negosyo kahit na hindi ganun kalaki yung kita, pero daily naman, lalo na kung kilala na kayo sa industriya at bulk services na yung or bulk order na yung kinukuha sa inyo. Ayan yung baby ko. Hi! Hey, hi! Buksan ang pinto! Hi! Happy birthday, Papa Jun. Si Papa Jun. Birthday niya. So, ito yung panga na ginawa kong video last time. So, na-tow na siya. Okay? Nung na-tow siya, ito na yung itsura niya. For those of you na gusto magkaroon ng information, itong panga to, sobrang sarap nito talaga. Hindi ko alam kung bakit. So, yan yung mga laman niya. Malinamnam siya. So ganito siya kalaki, mas malaki pa sa palad ko. 500 grams up. Okay. So yan, dalawa yung iihawin natin mamaya. Ay, kasi seafoods day kami ngayon eh. Ayan, yan yung laman, no? Oh. Diba? Sobrang natural. So ganyan siya pag na-tow. Okay. So aasinan lang yan. Tapos iihawin sa slow fire. Tapos meron din tayong hipon. So yan yung hipon na nakuha natin sa Navotas. And also meron tayong crab. Yan. And ang aking paborito, boneless bangus. Okay. So pag-usapan natin yung tuna pa nga. Tuna pa nga, alam nyo naman kung magkano yung presyo nito. Ang bigayan ko ay nasa 1,550 pag retailer or ayan pa yung mga dugo-dugo nyo. Okay, kahit na frozen yan, fresh kasi yan, tas pinrozen. Okay, so 1,550, pwedeng 1,500, depende kung gaano kadami, no? Ayan, so 10 kilo sa isang box yan. Hindi ka na masyado makakakuha ng fresh kasi for the reason na syempre kailangan siya i-frozen para ma-prevent yung freshness tsaka ma-prolong yung product. Kaya most of the time frozen yan. Meron naman tayo sa Jensen kaya lang sobrang mahal, 250 yata kung hindi ako nagkakamali. So ito is from Vietnam. So hindi ko alam kung bakit ganun, bakit mas mahal sa atin, pero pare-pares lang naman yung tuna. Siguro mas mass production sila doon kasi as we all know, China, Vietnam, malalaki yung mga barko nilang pang isda. Kaya pag nanghuli sila, sobrang dami talaga. Tapos, kaya pagka nag-production sila ng panga, ganun na lang siguro kamura talaga. Okay? So galing yung Vietnam, yung ano natin, yung product natin. So sa hipon, nakuha ko lang siya ng 350 yata kung hindi ako nagkakamali. Sa ganitong size, pag bumili ka sa merkado, lalo na sa supermarket, mga nasa 500 na to, 450. Depende sa supermarket. So, ganun yung margin ng pagkita. Ang sukat nito, kung di ako nagkakamali, nasa 30-an sa isang, 30-an pababa sa isang kilo. So, maraming probinsya na nagsusupply niyan dito sa Navotas. Pwede kayo pumunta, Iloilo, saan pa ba yung iba na? Kalimutan ko na yung ibang province. So dinadala yan dito via freight sa airplane, naka-styro yan. Sa gabi siya bumabaksak normally, tas pupunta sa bulungan or consignation, tapos doon yan binibid, tapos binababayan doon sa fish port para at least alam nyo lang. Okay, so ito yung mga hipon natin, lalaki, di ba? So 350 ko siya nakuha, pero pwede nyo pa siya makuha ng mas mura kung madami kayong bibilin. Pero kung ibebenta nyo sa market, nasa 400 to 450. So ganun yung kitaan dyan sa hipon. Eh alam nyo naman, minsan pag sobrang laki ng hipon, kahit presyohan mga na 500, bibilin yan. So isa yan sa magandang inegosyo nyo. Okay? Tapos itong
ang tawag dito, crab. Oh, itong crab na to, nakuha ko lang, believe it or not, 100 pesos per kilo. Oh, di ba? Kasi sa nabotas, pinipili yan. May mga kompleto yung paa, may mga kulang yung paa, may mga magagaang, may mga mabibigat. Siyempre, yung mabigat, yun yung kukunin nyo. Kasi yung magaang, reject yun. Ibig sabihin, walang laman yung katulad nito. Kulang-kulang yung mga paa nito. So, kaya mo siya nakukuha or nabibili ng mura. Yung mga kompleto yung paa tsaka yung mabibigat, yan mahal talaga yan. Kaya lang syempre since bulungan nga, mga natira na lang yan sa consignation, ganoon na lang yung presyo niya. Okay, now ito bangus. Ito yung gusto kong gawing negosyo sa susunod eh. Itong bangus na to, nasa tatluhan siguro kung hindi ako nagkakamali sa isang kilo dagupan. So again, kung hindi ako nagkakamali, ang isang banyera nito, sabihin na natin, mga nasa 100 kilo or 95, 1 kilo, depende sa presyo, depende sa dating, depende sa season. Ang ginagawa nito sa nabotas, para magkaroon kayo ng idea kung gusto niyo talaga magnegosyo nito, bumibili sila ng isang banyera doon. Tapos, may taga boneless doon. 10 piso kada isang isda ang bayad sa pagpapaboneless. Okay, so pwede mo siyang ibenta ng 150, 160, depende sa market nyo, depende sa lugar nyo. Pero itong bangus napakasarap, so try to imagine, everyday nagsisell ka nito, bangus, tapos everyday kumakain yung tao sa lugar nyo, so ganun siya ka-profitable. Now, ang suggestion ko sa inyo, mag-start kayo ng seafoods business, make sure na meron ka na munang mga customer, that's number one. And also, set a target kung magkano yung gusto nyong kitain everyday. Kasi, anong sa ganun, meron kayong direction sa negosyo nyo. Let's say, for example, gusto mong kumita ng 1,000 per day. So, that's 30,000 in a month. Tama? O net or gross? O, syempre, pag-usapan natin yung neto. So, sa isang bangus, kung kikita ka ng mga 50 pesos per piece or 60 pesos, sa 10 pirasong bangus lang, 600 na. Eh, 10 piraso, eh, dami-daming taong kumakain ito, di ba? Lalo sa lugar nyo, lalo kung boneless, tamad kasi mga tao ngayon. Gusto nila, mabilisan lang. So, maganda siya negosyo, tsaka malinamnam. So, pag 20, meron ka ng 1,200. Sa 30 pieces, meron ka ng 1,800. So, yung 800 for your expenses, so meron ka ng 1,000. pesos neto per day. So, ganun lang kasimple. Pag gusto nyo mag start ng seafoods business, make sure na talagang meron kayong goal kung magkano gusto nyo kitain. O. Sa hipon naman, so ang margin nyo dito, mga nasa 50 to 100 pesos or 80 pesos per kilo. So, sa 10 kilo pa lang, meron na kayong 800 or 1,000. So, multiply by 10 kilos. Diba? So, that's magkano na kagad, di ba? So, anlaki na. Anlaki kagad. 800, 1,000. So, mga 20 kilos, meron ka ng 1,600 or 2,000. So, ganun siya ka bilis. O, sa tuna pa nga, ganun din. So, make sure na i-write down nyo kung magkano yung gusto nyo kitain para malaman nyo rin kung magkano yung pupuhunanan nyo. Kasi, kunwari, ito, 350 per kilo. Kung gusto mo makabenta ng 20 kilos, so, that's around 6,000 to 7,000 or 8,000 kasama yung gastos. Sa bangus naman, pwede kang bumili na isang banyera, mga na, tumitimbang yan ng mga 10, 12 or 15, depende sa banyera kung gaano kalaki. So 90 to 100 pesos. So ganun. To sa crab, marami rin yan dun sa nabotas. So yun lang, hope nagkaroon kayo ng idea at nakatulong tong video na to. Kung gusto nyo mag-start ng seafoods business, napakaganda niyang negosyo. Talaga kung tututukan nyo lang. Siyempre, malansa, mabaho, pero okay naman yung kita. Kesa naman nagtatrabaho ka na 8 to 5, tapos ang sweldo mo is minimum lang. Samantalang dito, sky's the limit yung pwede mong kitain. Depende kung gaano ka kasipag at kung gaano ka kagaling magbenta. Siyempre, kung makakakuha ka ng mga supplier mo na consistent. Okay?
So if you have some question, you can actually comment down below kung ano yung mga gusto nyong gawin nating video for the next time. Gagawin natin yan, pipilitin natin gawin every week one video tayo. Kung kaya ng schedule, gagawin natin twice a week para nang sa ganun mabigyan kayo ng information at updates about sa presyuan, tsaka kung magkano yung margin na pwede nyong kitain sa seafoods business, okay? And also, if you like this channel, kung sa palagay nyo nakatulong sa inyo, please do like, share, and subscribe. And also, comment below kung ano yung mga nasa isip nyo para nang sa ganun makapagtulungan tayo in the future. So, again, maraming salamat ka negosyo. Humayo kayo at magpakayaman sa negosyo nyo. Thank you. So, napakasarap po. Oh, ito na pa nga. So, season nyo lang siya ng garlic powder, pamintang durog, tsaka salt, tapos asin. Ayan, magic sarap. Depende kung anong preferred nyo. So, ayan, dalawa yan. Tapos, lagyan siya ng mantika para hindi siya masyado masunog. Slow fire lang yan, ha? Huwag na kayo magpay-pay. Ayan, yun lang siya maluto ng kusa. So, mamaya tingnan natin yung finished product. Okay? Look at this tuna pa nga. Grabe. Oh, sarap. Grabe to, pare ko. Sarap. Luto na siya. Punin na natin. Grabe. Punasan natin yung camera. Tunog-tunog pa, no? Hey, luto naman tayo, Hipon! Provincia style. Ang tunog. Hindi, okay lang yan, mga ano ka mag-arala. Butter. Garlic. Oh yeah. Dito na pitpit eh. Alo-alo lang tayo. Yun o. Yun o, dapat ini-itcha o. Yun o. Ayay. Matutuso kami. Ano mo na lang. Oh shit, ang lalaki. Ayan yung binili natin kanina, yung binidyo natin. So parang ano na to, business tsaka food vlog na to. Sabay-sabay na natin yan, guys. Ilang tablespoon? Ayan. Ayan, grabe, namulan na, oh. Dalawang salang na gawin mo, Mi. Anong dalawang salang? Sa salang lang. Ayan. Muna ka video ka. Ang gano'n. Aba. Ito mag-attitude na ka-video ka. Kanina pa po ako. Ay, may kasama pang bubuyog. Oh. Asan? Wala, wala. Grabe. Oh, nature. Tapos na tayo mag-iyaw ng tuna pa ngay. Tayo sa loob natin. Ang pinagbabaran. Sprite pinagbabaran ito, no? Yes. Grabe, lalaki ng Hipon, guys, oh. Dako. Eh, ang iiwan. Gusto niyo daw dito magluto para may experience. Para pag humirap daw kami. Hangin dito, hangin dito sa lugar na to. Sorry na, provincia style. Mamaya, antayin natin yung finished product. Doon na natin video na. Okay. Kain tayo. Ito na lahat, oh. Yung kaninang seafoods na nireview natin. Ito na yung mga luto. Grabe naman talaga naman ito. Ayan, kain tayo, ha.
Dapat tinanong yung order. Comment down below kung anong gusto nyo rito. Papadala niya sa inyo. Oo, pwede. Paparapol tayo. Hindi pa po siya naliligo. Bangus. Ay, hindi pa. Magkikabat ka na, be. Ayaw kumain. Bakit kasi pwede na siya. Sherlock naman. Hindi naman maasim eh. Maalat lang. Sherlock naman.